na pamilyang Lazaro at Alcover. Ako noon, mga kapatid, ay lumaki talaga ako sa pamilyang spiritista slash Roman Catholic na kung saan ako noon ay isang sacristan before sa kanbinto ng, alam nyo na, na kung saan ay nandyan yung priest at nandyan yung madre. Noon, mga kapatid, ako yung tipong tao na kung saan lahat ng worldly sa mundo, pastor, ay nasubukan ko na. Except lang yung sa mga druga at hindi kayang gawain na kung saan ay magawain ng mga married. At yung sitwasyon na yun ay ang buhay ko ay nasa hindi ko maisip na basta kung alam niyo yung martial law ng Marawi, yun din ang aking buhay. Na kung saan ba kahit sa Kristan ako before, pero hindi ko maisip kung bakit kaya ko pang gawin ang mga bagay na hindi kaya-aya. Na kung bakit kaya ko pang gawin ang mga bagay na yun pala ay minsan ng relatives ko ay kakasaya nila. Alam nyo ba, ang relatives ko kasi sa side ng mother ko ay sila ay devoted sa spiritista. Alam nyo ba yung spiritista? Yung spiritista na sinasabi nila na kampun daw ng demonyo. Kasi kung ikaw ay devoted sa Panginoon, yun ang sabi nila, ikaw ay pwedeng sapian ng espiritu at ikaw ay mag-speak sa front. At yung parents, ang father ko naman, yung side nila, lahat ay Roman Catholic. Na kung saan ay mostly sa side na aking father ay nagsiserve sa Panginoon, na kung saan kung Flores de Mayo o si VC, nundoon sila palagi. At ako naman ay isang adisintong tao lamang at simpleng tao lamang ay sumusunod lang sa aking mga magulang. Sa pamilya namin, mga kapatid, ako yung isang pamangkin na kung ano ang tugon ng aking relatives at lola ay aki talaga, sinusundin ko talaga palagi. Pero ako naman yung tao na kung saan ay kung alam ko naman mali, ay ayoko talagang gawin. Pero ako yung tao na alam ko not mali, pero ba't ako sumusunod sa worldly thing sa mundo? Kaya yun, mga kapatid, sa time na naging officer ako sa school namin, hindi ko akalain na bakit hindi ako masaya sa aking buhay. Na kung saan, church ka, school ka, sa worldly ka. Worldly, church, school ka. Hanggang dumating sa punto na ako ay bilang isang alagad ng Panginoon noon. Dumating sa punto na kung saan ay nagda-doubt ako sa aking sarili. Minsan, may confuse ako sa aking sarili. Lord, ano ba talaga ang mission mo sa aking buhay? Kung bakit ba ako ay dinala mo sa ganitong sitwasyon na minsan masaya ako, minsan may bigat na aking nararamdaman. At sa time na yun, mga kapatid, after 2 weeks, may isa akong nakilalang babae na nagangalang Marie Sadovilla. Na ito ay from Bukidnon din, Maramag, medyo malayo sa aking lugar. Itong person na ito, ininbita niya ako na kung saan ay magjo-join ng ganito, midweek yun. At itong midweek na ito, ito ang sinasabi ko sa kanya. Alam mo, ba't ako susunod sa iyo? Na kung saan ay ang ating iglesia ngayon ay ayaw na ayaw ko noon. Kasi madami akong mga ka-relatives na nagsasabi ang Adventista ay ito ay laking aswang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi midweek lumalabas, vesper lumalabas, dahil nung hindi ko naintindihan at kung bakit, at yun pala ay nagsasamba tayo sa Panginoon. Doon, mga kapatid, dahil inano niya talaga ako na mag-church, itry mo lang, hanggang dumating sa punto na i-encourage ako at nagsimba ako, mga kapatid. At doon ko na-realize na sa dahil lang sa shake hands na aking naranas, doon ko na-feel ang daloy ng dugo sa aking buhay. Sabi ko, wow, astig. Kahit hindi ka kilala, kahit hindi mo ka pamilya, ay pwede kang i-shake hands. Diba? Kaysa Catholic kasi, sa spiritista, wala. Kung sino yung close mo,
yun lang ay i-grade mo. Pero sa atin iba, kahanggang dumating sa punto, whisper nagpatuloy ako. At hanggang dumating sa Saturday, na kung saan may nakilala kong speaker na nagangalang Precious. Siya ay isang canvasser student at nag-aaral sa UVC, of course, nursing, third year college, siya before. At dun ko natuntunan ng pansin na kung saan ay napakaganda experience niya noon. Na kung saan ay ang favorite K-text niya ay sa Philippians 4 verse 13. At nagbibigay siya ng mga message sa mga kabataan na kagaya natin ngayon. Na in-encourage niya na kahit gaano kalaki na mga problema o pagsubok sa ating buhay, ay dapat tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya dahil doon sa message niya, kapatid, at hindi ako nagdadalawang isip na every midweek and whisper and Saturday ay nagpatuloy ako. At hanggang dumating sa punto na nakita ng mga elders, student, pastor na kung gaano ako kainteresado sa ating iglesia, ay doon nagpatuloy at nagsimula aking buhay na kung saan ay Bible study. At to make long story short, mga kapatid, dahil sa Bible study na yun, hindi pa natapos, parang ba ang aking buhay at ang aking espiritu ay nagagalak ng salubungin ang ating Panginoon. Kaya hindi ako nadalawang isip na kung saan ay nagpabaptize ako. Sa time na yun, mga kapatid, doon nagsimula ang nakita kong napakagandang attitude ng aking pamilya na kung saan ay yung special girl ko ay hindi suportado sa akin. Alam niyo bang special girl? Yung mama ko naman ay sobrang supportive. Sabi ko, ma, tita, tito, baka gusto niyo namang dadalaw sa aking pagbaptize. Kasi baptize pa ako ngayon. Sabi nila, in Bisaya version, nabuang ka? Ba't kami dadalaw sa iyo? At ba't ka namang pabaptize? Devoted naman tayo sa ating iglesia. At dahil doon, hindi ma. I-explain ko lang sa inyo pagdating ng tamang panahon. Sabi ng tita ko, sige, susunod kami. At dahil doon, mga kapatid, dahil sa word na susunod kami, at ako naman, laking expectation ko na susunod. Hanggang nalublob na lang ako sa tubig, mga kapatid, at wala akong kahit isang kaluluwa ng aking relatives at kahit aking kapatid, wala. At dahil doon nagsimula ang napakagandang buhay ko na kung saan ay kung nakain ang ulam natin kanina ay hindi masyadong mapait, ang buhay ko naman ay sobrang pait. Na kung saan ay three weeks after my baptism, doon nagsimula ang napakaganda experience ko na kung saan ay sumali ako ng canvassing work at after ng 2 weeks ng canvassing work, tumawag ang aking papa. Ang papa ko ay yan ay stepfather ko at ang sabi niya, ano ba ang plano mo sa iyong buhay? Hindi ka ba uuwi? Uuwi ka ba o hatid ko iyong gamit? Sabi ko pa, pasensya po kasi 2 months po may contract po kami. Hindi po pwede iuwi ang kabataan ngayon kasi may mission po kami dito. At sa time na yun, mga kapatid, nandun po ako sa Manolo Fortich. Ang Manolo Fortich at sa aming nayon ay sobrang napakalayo. Tapos yun, mga kapatid, galit na galit ang papa ko. Kaya pinatayan ko ng cellphone. Sabi ko, tumawag siya ulit. Alam mo, pag hindi ka uwi, huwag ka nalang talagang uuwi. Sabi niya, sigo pa, kahit 2 months lang, uwi talaga ako. Hindi niya natindihan, mga kapatid. Kaya hindi ako umuwi. After ng canvassing namin, mga kapatid, pag-uwi ko, iba na ang ugali ng aking papa. Ako, mahilig ako magmamano sa nakakatanda sa akin, pero siya hindi. Hindi siya nagmamano. Hindi siya nagpapamano. Ang mama ko naman, hindi na namamansin. Kapatid ko naman, parang wala lang. Parang nakita ko na may gap sa amin. At doon ko pala na-realize na after ng tulog ko doon, ligpit na pala ang gamit ko. Na kung saan ay doon nagsimula ang napakaganda experience ko na kung saan ay inabandon ako ng aking pamilya. Dahil pala, ang mama ko pala ay nagpa-brainwash ng mga kapatid niya. Ang tita ko kasi, ang side ng aking pamilya ay napakagandang attitude.
Kung ayaw nila sa isang tao, ay ayaw talaga nila. Kaya yun, mga kapatid, I left my home, especially my mother and father. Kahit isang pamasahe, hindi lang ako binigyan, pero dahil canvasera ako, kaya mayaman ako noon. Kaya madami akong pamasahe. Sa time na yun, mga kapatid, pinuntahan ko talaga ang sa canvassing namin may na-close akong babae. Kaya siguro binigyan ako ng napaka-close na canvasser also ng Panginoon sa time na yun. Kasi alam pala ng Panginoon kung ano mangyari sa aking buhay. Kaya yun, mga kapatid, pumunta ako sa kaibigan ko na nangalang Rhoda Jane Ates, na ito ay singer sa panimbaya sa Kabuntagon. Kaya yun, kapatid, pumunta ako sa kanilang bahay at hindi ako nagtataka at nadadalawang isip na pumasok sa kanilang pinto at sa kanilang bahay. At grabe, sa family nila, mga kapatid, tatlo na silang babae, of course, mother and father. At hindi ko na-realize at na-expect na bakit sobrang gaan ang loob ko sa kanila at bakit sobrang gaan ang loob nila sa akin. Dahil pala ay nasaya na yung mama sa akin. Na kung saan ba ay, dahil sa experience ko din ngayon, and experience ko sa kanila, kaya nagpasalamat sila dahil may anak na silang lalaki. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, ay inadapt nila ako. Pero dahil kahit inadapt nila ako, kapatid, kahit may poster family ako sa aking buhay, within 2 years, wala akong conversation sa aking family at relatives. Binlock nila ako sa social media. May konti akong hinging tulong, hindi nila may bigay. Kasi ang sinasabi nila palagi, ba't kayo hingi pa ng tulong sa amin? Ang pastor nyo ba dyan ay mahirap? Hindi ka ba pwedeng tulungan? Kaya sinasabi ko, ay wag na lang po. Kaya ko po ang aking sarili. Dahil doon, mga kapatid, hanggang ngayon, ang relatives ko talaga ayaw sa akin. Hanggat nalaman nila last month na ang kinuha ko ang course ay theology. Kasi ang gusto nila ay pauwi ako sa amin at doon ako mag-aral sa isang universidad doon. At kunin ko daw education. Pero sabi ko, tita, alam niyo po kung ano ang religion ko. At alam niyo po kung ano ang kurso ko. Uwi po ako sa inyo, sundin ko ang inyong luho. Basta dapat may theology dyan. Pero sabi niya, wala. Kaya ang sabi ng lola ko sa akin, kung ayaw mo, idiwag. Pero ito, mga kapatid, dumaan sa isang panahon na kung saan ay chat ako ng chat na yung kaibigan, express ko ang aking feeling. Hanggang dumating sa punto na hindi ko nakalain na naabutan kami ang alas 12. At dahil sa alas 12 na yun, nag-binet prayer kami. At hindi ko inakalang, grabing iyak ko, mga kapatid. Parang masabi ko sa sarili, Lord, totoo ba itong iglesia? Lord, magpapastor ba talaga ako? Bakit mo binigay ang ganitong problema sa aking buhay na kung saan ay noon ay sobrang saya ko sa aking pamilya pero ngayon, ba't hindi bumibigay sa akin? Pero dahil doon, mga kapatid, dumating sa one day lang pagkalipas ng aking prayer, I receive a one call, anonymous number from my special girl again. Nang sabi ko, hello, sino po ito? Tagalog pa ako noon eh. Kasi nandito ako sa Luzon, kaya Tagalog tayo. Sabi niya, nakalimutan mo pala ang boses ng iyong kapamilya. Sabi ko, ay sorry po, kasi hindi po nakasave ang number niyo po. At yun pala, umiyak ang aking mama. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, kahit hindi ko na rin siya kailanin, importante madinigid niya aking boses. Kaya sa time na yun, mga kapatid, grabe ng iyak ko. Parang sabi ko, Lord, parang maging babae na ako ah. Kasi first time ko yung kapatid na sobrang iyak ko ng iyak. Kasi ako yung tipong tao na kahit gaano pa yung kalaking problema, hindi tutulo ang aking luha. Tutulo lang aking luha pagdating sa aking mama. Kaya yun, mga kapatid, grabing iyak ko at sobrang saya ko na concern pala ang mama ko sa akin. Sa time na yun, mga kapatid, hanggang ngayon, may conversation kami ng aking mama. Pero ang nakapasakit lang, ang sobrang sakit lang din sa akin ay ang aking papa at aking kapatid ay hindi pa rin nila ko tanggap. Kaya sabi ko sa aking sarili, bakit naman ako manghihinayang sa isang bagay na aking inaasam lang ay
manumbalik ang napakagandang relasyon namin sa aking mama. Kaya yun, mga kapatid, dahil sa message na iyon, at hanggang ngayon, ang nabalitaan ko lang ay ang kapatid ko na pangatlo namin, na lalaki. Sabi niya, "Kuya, nandito ako sa church mo." "Sa church ko?" "Siya, Adventist?" Sabi niya, "Oo." "Ay, wow, praise the Lord. Sa ba't ka nandyan?" "Eh, kasi pala ang mama ko pala, naglipat sila ng bahay kasi nangungupa na sila noon. Tapos ang bahay nila ay malapit na daw sa SDA. Kaya doon nagsisimba siya minsan. Minsan pag walang laro ng volleyball, kaya di siya makapagsimba. Kaya doon ko nakita ang kabutihan ng Panginoon na kung saan ay parang bang gumawa ng Panginoon ng way na babalik yung relasyon namin ng aking magulang. Kaya ang sinasabi ko sa aking sarili na yun ang ginagamit ng ni precious na verse noon sa Philippians 4 verse 13. Alam niyo na ba yan? Ang kitex na kasi ngayon ay ito yung easy na kung saan ay madali natin na malagay sa ating isip kasi akala ko may mga bago tayo. In Philippians 4 verse 13, "I can do all things for through Christ which strengthened me." Kaya ito ang palayang sinasabi ko sa sarili, na kahit gaano kalaki ang pagsubok sa ating buhay, ay kailangan pala dapat natin ipagpatuloy ang ating relasyon sa Panginoon. Gawin natin ang lahat na yaan ay nakakapuri sa ating Panginoon. Kasi sabi naman ng Deuteronomy 31 verse 8, kung may Bible kayo, at ang sabi niya, "And the Lord, He it is that doth go before thee, He will be with thee, He will not fail thee, neither forsake thee, fear not, neither be dismayed." Kaya ito ang sinasabi ko sa aking sarili, mga kapatid, ba't ako matatakot sa aking sarili na kung saan ang Panginoon ay nandito sa akin palagi, kung saan man ako pupunta. Kaya ito ang ating tandaan palagi, mga kapatid, na kahit gaano man kalaki ang pagsubok pala sa ating buhay, ayan pala, sa dulo niyan ay kasiyahan. Yun bang dun ko na-realize na lahat palang pagsubok sa buhay natin ay parang tinestingan lang tayo ng ating Panginoon kung gaano talaga tayo katatag sa Kanya. Dahil alam niyo, mga kapatid, may na-experience ako na last canvassing ko sa Iligan, may isang pastor doon na nagngalang Pastor Long. Si Pastor Long ay sobrang tagal niya sa iglesia nagsiserve. Pero hanggang naabutan siya ng stage 4 cancer sa lungs. At dinalo namin siya, tatlo lang kami. Sa time na yun, mga kapatid, nag-offer kami ng kanta sa kanya. Kahit nahihirapan na siyang tumayo sa kanyang higaan, tumayo talaga siya. At ito pang napakaganda, mga kapatid. Instead na kami ang magpe-preach sa kanya, instead na kami ang magbibigay ng napakagandang message sa kanya, ay nabaliktad. Sabi niya, "Ito, mga anak, tandaan niyo. Hindi ko kailangan ang inyong mensahe, kundi ang kailangan ko ay kahit may mga tao na last lang daw sa kanyang buhay na mabigyan niya ng mensahe bago siya pumanaw." Kaya yun, mga kapatid, sobrang napakaganda niya ng mensahe na binigay sa amin, na ang sabi niya, ito pa din, na kahit daw sa paglakad-lakad natin dito sa babo ng mundo, hindi daw natin maiwasan na kung saan ay ang pagsubok sa buhay ay grabe. Kasi sa crazy earth daw ngayon, ay kahit anong pagsubok ay nandyan. Kaya dahil daw sa time na may stage 4 cancer na siya, hindi na pangalagaan ang iyang kanyang iglesia na kung saan ay sobrang dami ng kanyang member, pero ngayon ay 7-10 na lang sumisimba. Kaya dahil doon, mga kapatid, nabalitaan lang namin 4 days after ng message niya sa amin ay wala na siya. Kaya yun pala, mga kapatid, ay sinasabi niya hindi niya kailangan na aming message, kundi kailangan niya ang tao na yun ay last message na para bang nagpipret siya. Kaya yun lang pala, mga kapatid, na laman na lang namin na wala na si Pastor Long. Pero doon, mga kapatid, na may part doon na hindi ko makalimutan na dapat hindi natin ugaliin
ang ugali ng mga crab. Alam niyo ba, kilala niyo ba yung crab? Na pag-ilagay sa aquarium, instead na magtulungan tayo na papunta sa paa ng Panginoon, baka magtulungan tayo na magpababa ng ating kapwa. Instead na magtulungan tayo na buhay ng ating pananampalataya sa Panginoon, baka magtulungan tayo na yan ang way na dami, na madami ang mabakslide dahil sa ating mga gawain. Kaya ang sabi nila, mga kapatid, na hindi kailangan na true words tayo, hindi kailangan na mag-preach na yung mag-preach, kundi ang kailangan sa atin, makikita ang Kristo sa ating buhay, na true actions and words only. At dyan, hindi daw kailangan na tayo pa ay pupunta pa sa kahit saang na yun, na para mag-baptize tayo nating kapwa. Pero through our actions and words natin gagamitin na makita ang Panginoon sa atin, baka may mga tao na lalapit lang sa iyo at magpabaptize. Kasi karamihan ngayon, mga kapatid, dahil sa dumi ng ating panahon ngayon, dahil sa dami na pagsubok sa ating buhay ngayon, minsan hindi natin makontrol ang ating sarili na may napakan ng palataya ng ating kapwa. Kaya, kahit gaano tayo kaganda mag-preach ng preach, pero hindi naman nakikita nila ang buhay ni Kristo sa ating buhay, ay wala pa din. Kaya mga kapatid, ang Philippians 4 verse 13 ay palaging nagre-remind sa atin na kahit anuman yan ang pagsubok sa ating buhay, ay gawin pa rin natin sa ating Panginoon. Basta ang ating gawain ay nag-glorify din ang ating Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pagsubok ko sa aking buhay noon at hanggang ngayon, totoo pala ang sinasabi na don't judge the book by its cover. Kaya alam mo mga kapatid, ang papa ko noon palagi kong ginajudge. Na ay, sobrang demonyo mo, ganyan. Kahit anong mga words ko noon sinasabi sa aking papa, kasi ang ugali ng aking papa na kung saan, kung makita niyo ang tao na pumapatay ng ahas, ganyan ang ugali ng aking papa. Pero ngayon mga kapatid, dahil sa nakita niya ang kabutihan na ang anak niya noon nasa worldly, ngayon ay nasa paan ng Panginoon. Palagi kong kinamusta ang aking mama at inano ko si papa din. Ang sabi niya aking mama, sabi niya, di okay na yung papa, hindi na siya noon. Sabi ko, mas mabuti niya, mas mabuti mapaganyan. At ang kuya ko naman, noon hindi siya nagaano. Doon ko nakita ang kabutihan ng Panginoon na true prayer, the privilege of prayer according for the step to Christ, yan pala ay napakiporting bagay sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya lang po ang aking share ngayong gabi at maraming salamat po.
magamputa. Dalaygo ng Dios o kigugmaong sa tanan. Lord, ako among pagpasalamat diya si mong kaayo sa matagusa ka namo. Na kung aha, ikaw kanunay nakiguban sa matagusa ka namo, hantod sa tibuok namong kinabuhi. Labi na Ginoo, napasalamat usab kami si mong kaayo kay kung diin, imong gihatag ang adlaw ng pagpahulay ka namo. Lord, salamat po sa mong mensahe nga ikaw kanunay nagapahinumdom sa matagusa ka namo. Nga mong buhaton ang tanan, taliwala sa mga pagsulay nga mong magian sa mong kinabuhi. Lord, karong kagabi una, kami magpadayon sa mong pagpahulay. Karong kagabi una, Ginoo, naghangit kami sa mong balaang presensya. Ikaw unta kanunay magabubo sa tibuok na mong kinabuhi nga imong panalangin. Labi na gid Ginoo sa mong ubang makigsuunan kung diin wala sila karon. Ikaw unta kanunay magahikap sila sa tagsang ang kasing-kasig una-una. Nga kung aha, nga ugma Ginoo, magpadayon sila sa pagsambahan diha si Mumbala ang ngalan. Kinitanan namong gipangayo og dala sa kapasalan sa mga sala sa buhat sa pulog sa nuna. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy